ang notorious kinatatakutan at isa sa pinakamayamang gangster sa Estados Unidos ay ang ating premiadong individual sa episode na to. Siya ay walang iba kundi si Alphonse Gabriel Capone o mas kilala sa pangalang Al Capone at bansag na Scarface. Si Al Capone ay pinanganak noong January 17, 1899 sa Brooklyn, New York. Ang pamilya ni Al ay isa sa unang henerasyon ng Italian na nakipagsapalang mamuhay sa Estados Unidos sa panahon ng Prohibition, kung saan pinagbabawal ng gobyerno pagbenta, produksyon at pagangkat ng alak. Nakitaan siya ng potensyal noong siya ay nag-aaral, ngunit nahirapang sumunod sa maigpit na patakaran ng kanyang katolikong paaralan. Grade 6 pa lang ay nahinto na siya sa kanyang pag-aaral matapos niyang kampasin ng kanyang guro na siyang naging dahilan ng pagpapatalsik sa kanya sa eskwela. Di man sapat ang kanyang pinag-aralan, pinilit niyang maghanap ng matinong trabaho tulad ng pagiging pinsetter sa bowling alley at bookcutter sa book factory. Sa murang edad na 16, si Al ay naimpluwensyahan ng gangster si Janitorio na tinuring niyang mentor kinalaunan. Nakabilang siya sa grupong Five Points Gang na sangkot sa illegal na aktibidades tulad ng sugal, pagnanakaw, pananakot at iba pa. Si Al ay naging bouncer din sa isang nightclub sa Brooklyn. Isang gabi, hindi niya sinasadyang mainsulto ang isang babae na kinapiko ng kapatid na lalaki nito. Ito ay umapa sa pisikalan at naging dahilan ng pagkahiwa ng kalimang pisingin ni Al. 80 tahi ang tinamo ni Al na nag-iwan ng malaking peklat at umarka sa kanyang kalimang pisingin. Dahil dito, nakilala siya sa alias na Scarface, na sa tuwing may magtatanong kung saan nanggaling ang peklat sa muka, ang lagi niyang sagot ay walang iba kundi sa gera, kahit nang totoo ay di naman talaga siya napasabak o naipadala sa totoong gera. Sa edad ng 19, nakilala niya ang isang Irish na si May Josephine Collin, na kinalaunan ay kanyang pinakasalan. Pagkaraan ng isang taon, binayaan sila ng anak na lalaki, na pinangalan ng Albert Francis Capone at may palayaw na Sunny. Sa mga panganahong din yun, nagtrabaho siya bilang bodyguard ni Janitorio, na noon ay isa ng kilalang leader ng notorious na gang na Chicago Outfit. Ang Chicago Outfit ay isang organisadong grupo ng mga ilegal na krimen tulad ng bootlegging o ilegal na pagbebenta ng alak, sugal, prostitusyon at iba pa. Kalahati sa kapulisan ng Chicago ay nagtatrabaho at bayad ng sabing grupo. Kinatatakutan ng kanilang grupo. Nang bawat establishmento ang tatangging bumili ng kanilang alak ay pinagbabantang sasabugin o bubumbahin. Taong 1923, sa laki ng kinikita at mga pasok na pera dahil sa illegal na pagbebenta ng alak, di maiwasang maskilo no sa pera ng ilang grupo o gang dahilan upang magkaroon ng kabi-kabilaang patayan na tagawa ng teritoryo. Naging magulo ang buong lugar ng Chicago dahil sa gera sa alak. Humigit kumulang 700 ang naitalang patay sa ilalim ng Prohibition. Hirap ang kapulisan ng Chicago na kasuhan si Al Capone dahil walang mailabas sa testigo. Kung meron man, magtatangka, pinapapatay nila agad ang mga ito. Samantala, ang Northside Gang na pinamumunuan ni Charles Dean O'Banion, ang kalabang grupo, ay pinipilit palawigin ang kanilang teritoryo hanggang C0, isang kilalang baluarte ng Chicago Outfit. Gumawa ng aksyon ng grupo nila Alatorio. Inutusan nila sina Frank Yale, John Scalisi at Albert Anselmi, mga kilalang henchmen ng grupo, na patahimikin ang pinuno ng Northside Gang na si O'Banion. November 10, 1924. Pinasok ng tatlo ang flower shop na pagmamayari ni O'Banion at walang hapa sa pinagbabaril na siya ding naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ilang linggo ang lumipas at kumanti ang Northside Gang at tinambangan ang leader ng Chicago Outfit na si Torrio. Ngunit himalang nakaligtas ito. Dahil sa pangyayari, nagpa siyang magretiro si Torrio at kanyang pinasa ang pamumuno kay Al Capone na nooy 26 lamang. Lalong umangat ang pamamuhay ni Al Capone sapagkat ang Chicago Outfit ay kumikita ng humigit kumulang $100 milyon kada taon.
Kilala si Alan na mahilig mamili at mangolekta ng mga mamahaling gamit tulad ng sasakyan, damit at alahas. Ang kanyang sasakyan na Cadillac limousine ay kinawang armored plated at bulletproof. Akalain mo sa panahon na yun, iilang individual lamang ang nagmamayari ng ganong sasakyan. Sa kanyang pamumuno, naging responsable siya sa brutal na pagpatay ng karamihan ay mula sa kalabang grupo. Sa lahat ng krimen na kanyang kinasangkutan, wala ni isang kasong naisap pa sa kanya. Taong 1929, isang balitang gumimbal sa mga mamamayan ng Chicago. Ito ay ang pamusong St. Valentine's Day Massacre na nangyari noong February 14 sa Lincoln Park, Chicago. Ito ay ang pag-atake sa bagong leader ng Northside Gang na si George Bugs Moran, isang kababata at dating kanang kamay ni Obanion. Pitong individual mula sa grupo Northside Gang ang pinatay. Ang pitong biktima ay hinilera, pinatalikod at walang hapa sa pinagbabaril. Hindi man sapat ang ebidensya, kinilala si Al Capone o Scarface bilang public enemy number 1 ng Chicago Crime Commission. Sa kanyang popularidad, nailatahala pa si Al sa Time Magazine taong 1930. Sa kagustuhan ni Al na linisin ang kanyang reputasyon, nagbukas siya ng soup kitchen na layunin pakainin kada araw ang 3,000 nagugutom niyang kababayan sa Chicago. Na noon ay nasa panahon ng depresyon kung saan laganap ang kawalan ng trabaho at pagkagutom. Samantala, isang grupo ng mga special agents sa pangungulan ni Elliot Ness ang porsigido na imbestigahan ang anomali at krimen na sangkot si Al. Inabot ng 5 taon ang grupo para lang makakuha ng sapat na ebidensya. Naglabas ng utos ang noy presidente na si Herbert Hoover na gumawa ng kaso labang kay Al Capone. June 5, 1931, nakasuhan si Al sa ditamang pagbabayad ng buwis. Hindi sa pagbebenta ng illegal na alak o illegal gambling o sa pagpatay. 22 kaso ng income tax evasion mula 1925 hanggang 1929 ang nasilip sa kanya. Si Al Capone ay nasintensya na makulong ng 11 taon at naipadala sa sikat at ngayon tourist spot na Alcatraz. Taong 1938, habang nakakulong si Al ay na-diagnose siya na may late neurosyphilis na maaaring nakuha niya sa mga babaeng bayara na kanya nakatali. Taong 1939, inilipat si Al at inala sa ospital dahil sa mabilis sa pagbagsak ng kanyang physical at mental na kalusugan. Makalipas lamang 1 taon, inuwi din si Al sa kanyang pamilya sa Florida. Dahil sa kanyang karamdaman, nagbago ang kanyang mentalidad na kalusugan. Ayon sa doktor, sa edad na 47, siya ay may hahandi tulad sa 12 anyos na bata. January 25, 1947, sa edad na 48, si Al ay natake sa puso na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Inilibing siya sa tabi ng puntod ng kanyang ama at isang kapatid na lalaki. Isang katibay ng pagiging sikat ni Capone ay ang di mabilang na paglathala at pagsapelikula ng kanyang buhay. Mabuti man o masama sa karamihan, ang lahat ay patunay na may hangganan. Hindi mapagkakilala ang pangalang Al Capone o mas kilala sa bansag na Scarface ay tumatak at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng krimen sa Amerika.